Okay, mga kaketchup, naihatid na po natin si Pia sa kanyang trabaho dito sa SM. Diyan po siya sa nag-o-work sa Gateway. Yung trabaho niya dyan, second day na po niya ngayon. Bali, ang Gateway po ang nag-aayos ng mga papeles pagka po pupunta ng ibang bansa. Pagka po gusto niyong pumunta sa ibang bansa, message na lang po kayo kay Pia. Ilalagay ko po yung ano niya, yung kanyang FB, yung kanyang Facebook, saka yung kanyang FB page, no? Para makapag-inquire po kayo, mga ka-ketchup. Sige po, tuwi na po tayo. Okay, mga ka-ketchup, pauwi na po tayo, ano? Try natin na makadaan dito sa may, Beer Foams. Baka pwede tayo makalusot. Makikiusap na lang tayo, mga ka-ketchup. Medyo bumilis na po tayo kasi wala na tayong sakay. Si Pia po kasi napakalaki. Malaki na ako. Malaki din si Pia. Kaya itong si Ruby, siguro habang sinasakyan namin, nakangiwi. Try po natin dito, mga ka-ketchup. Baka sakali mapagbigyan tayo ng makalusot. Gamit na lang tayo ng magic word. Pwede naman siguro yun, mga ka-ketchup. Salamat sa Diyos at nakatid natin maayos. Meron pang 30 minutes si Pia para mag-prepare sa sarili niya. Ang sabi, kailangan daw medyo mapula-pula pisngi. Hindi kasi sanay mag-makeup ang mga anak ko, mga ka-ketchup. Try natin dito, mga ka-ketchup. Baka sakali tayo ay makalusot dahil iwas din tayo sa traffic. Traffic pa, mga ka-ketchup. Laking bagay talaga na nga meron kang electric scooter kasi nakakatipid ka . Yun nga lang, si ngayon ay pang-araw naman sa paghatid sundo dahil umalis na po siya sa kanyang trabaho, yung pagka-call center, dahil hindi na rin po healthy sa kanya dahil lagi siyang ilang taon na rin po siyang call center. Ngayon naman po, naswertehan niya sa bago niyang trabaho. Pang-araw naman po siya. Yun nga lang, lagi siya maaga ang gising dahil bawal siya malit bago pa lang. Dami rin dumadaan dito, mga kaket. Makadaan. Bali, mga kaketchup, itong dadaanan natin na shortcut po ito. Controversial to dahil dito yung yung anak ni Congressman Tevez dito nang bugbog ng gwardiya. Ikisuyo na lang tayo. Okay naman. Ang laking alwan kasi, mga ka-ketchup, pagka nakalusot ka dito. Actually, napakahigpit dito, mga ka-ketchup. Minsan na nga itong na-viral dahil nga doon sa anak ni nung politiko na congressman na ba ngayon si Tevez? Congressman Tevez. Nambugbog yung anak niya rito kaya na-viral sila. Hindi pinalusot ng gwardiya dyan. Yun nga lang, yung gwardiya nabugbog. Mahirap din kasi maging gwardiya, mga ka-ketchup. Okay naman yung doon, yung pagdaan. Hindi naman tayo nasita, kaya swerte na rin natin. Pagpasalamat natin sa Diyos kasi, mga ka-ketchup, kung dadaan ako doon sa may service road, bukod sa traffic, talagang salubungin mo yung mga uso, kalikabok, no? Kaya nga ako, mga ka-ketchup, bumili ng ng e-bike dahil ayoko na maingay, ayoko na mausok. Kuya, mga ka-ketchup. Dalawa bantay na gwardiya ngayon, no? Dalawang gate pala to, mga ka-ketchup. Hindi naman tayo nagmamadali. Yan nga lang, makulimlim . Actually, si Ruby, itong ating electric scooter, mga ka-ketchup, pwede naman po ito sa ulan. Bali, nagamit ko na po ito. Malakas pa naman yung ulan nung ginamit ko ito. Sakay ko yung aking bunsong anak, si Daniel. Hindi naman po kami tumirik. Nabawal lang po dito yung baha talaga.
Siyempre, kasi yung battery po na ito, nandito lang sa paanan ko eh, nasa ilalim. Pag inilusong mo ito sa baha, tiyak, titirik po ito. Pero sa mga ulan, kahit malakas yung ulan, okay lang po, wala pong problema. Hindi kayo ititirik na mga electric scooter na ito. Ito nga, ano natin, ito nga electric scooter ko na ito, napapatama lang peso. Actually mga ka-ketchup, rebranding lang naman po yan. Nagkakaiba lang po yan sa mga specs. No? Mababa lang po ang specs na ito. Hindi naman kailangan dito yung lisensya sa karehistro. Hindi po. Kaya wala po kayong poproblemahin dito. Kaya napapagama lang pong keso e-bike. Hindi po to keso e-bike. Hindi ko to doon binili sa kanila. Actually, mataas ang presyo ng Queso e-bike. Ito, mura lang to dahil yung specs nito, pangmasa, mura lang. Hulugan nga po to nung kinuha namin ng anak ko eh. Hulugan lang po to. Kaya ano, yung gusto nga malaman yung kwento nito, punta lang po kayo doon sa playlist ko po, doon sa aking YouTube channel, Biyahe ni Ka-Ketchup. Doon nyo po makikita yung istorya nito. No? Mga long ride niya, nag-upgrade po ako ng ano, ng battery. Lahat po ng mga gusto nyong itanong tungkol dito sa aking electric scooter na to, pwede po kayong pumunta doon sa aking playlist, doon sa aking YouTube channel. Doon po lahat ng information tungkol po dito. Saka po ang pagmamantini ng electric scooter, napakadali lang. Low cost po ang maintenance nito. Tatlo lang naman ang iisipin mo rito, controller, battery, saka po yung ano niya, yung electric motor hub niya. Yun lang po. Tapos linis, pag nabasa ng ulan, naputikan, dali mo na doon sa car wash. Ha? Pahugasan mo, palinisan mo. Yun po yun. Kaya hindi nyo po problemahin ang maintenance nito. At itong unit na to, mga ka-ketchup, napakadaling i-upgrade. Hindi kayo mahihirapan na ano na i-upgrade ito. Upgradable po lahat ng pyesa nito. Napaka ganda po nito. Kaya marami kumukuha nito mga ka-ketchup eh. Hulugan po ito mga ka-ketchup. Nag-down lang kami nito ng 10,000 pesos eh. Payable for ano? Payable for 1 year. Pwede mo siyang i-ano change date ng tuwing end of the month po. Pwede po. Magkano monthly? So monthly niyo sir ay 3,300 po. 3,300. Nakapa ko muna. Nagpapirmahan na po kami. So, kayo na bahala magkwenta mga ka-ketchup. At napakamura lang. Halos bawi ko na po yung ano neto eh. Yung naibayad dito, bawi na po dahil malaki na po ang naibalik na pera na ito. Isipin niyo yung pamasahe ng anak ko na 200 pesos araw-araw. No? Laking bagay po nun, times 25 nyo po. Laking bagay nun, mga ka-ketchup. Kaya bawi na po. Kung ako nga ano eh, kung ako tatanungin, bawi na po. Wala na pong paproblemahin dito. Ang laking pakonsuelo na rin po na ito. Ang laki na rin ang natipid namin. Inaanan natin na ito. Ilang kilometro na lang po. Nakauwi na ako ulit sa suka. Ito pong loob ng BF Homes. Marami pong daan to. Yun nga lang, alam mo dapat ang dadaanan mo rito. Dahil pag hindi mo alam ang dadaanan mo rito, tinitiyak ko sa'yo. Mapupunta ka sa mga mahihigpit na gate, hindi ka pa palalabasin. Lalo na yung mga executive village ni BF Homes. Ang higpit po mga ka-ketchup dahil mga nakatira dito, mga mayayaman, mga politiko, mga negosyante. Nga po, pumayag na rin ang BF Homes na magpadaan po dito. Ayun, sabi nung nandun sa kanto, e-bike yan. Hindi
po itong e-bike, mga kaketchup. Ito ay electric scooter. Iba po yung e-bike sa electric scooter. Yung iba kasi na may misconception eh, pagka ganito, e-bike na tawag nila. Hindi po. Electric scooter po ito. Yung e-bike, ano po yun? Dipedal na bisikleta na mayroong electric. No? Iba po po yung moped. Moped naman yung nakatayo ka. Moped po tawag doon. Yun naman ang napapagkamalang scooter. Kaya ano po. Yung iba, hindi alam pa paano tatawagin to. Ito po ay electric scooter, mga kaketchup. Ang mga singit-singit, wala pong problema kay Ruby. No? Hindi kayo magkakaproblema rito, mga kaketchup. Medyo may nervyos pa tong nagbabike, hindi makalusot, hindi siya makalusot. Kaya bili kayo ng electric scooter. Hindi kayo talo dito, mga kaketchup. Laki ng matitipid ninyo. Sa mga long yung testing ng long range nito, subok na po ito, hindi kayo bibitinin nito. Yun nga lang sa speed, no? Bitin kayo dito kasi ang maximum speed lang na kaya niyang ibigay sa iyo pag naka-gear trick ka ay 55 kph, mga kaketchup. Traffic po dito, mga kaketchup. Singit-singit na ganyan. Wala kang problema. At malapit na rin naman tayo. Salamat po sa Diyos. Mamadali ka ba? Hindi po sinahan ako nung ano? Pinubusinahan ako, yung mamadali eh. Wala ako. Bet akalam ikaw lang mabilis. Tatawa na lang ako eh. Hindi po, nandito na lang po. Balik na po tayo. Dr. A. Santos, sabi niyo going to Sukat Highway. Salamat po sa Diyos, mga kaketchup, kapatid, kaibigan, at kausap. Bapat! Ganay! Ano may tiyamanan mo? Nag-market! Sipin mo naman. Pipik na tok ng palin, malay talag. Pipik Uwi na. Anak mo, te? Guwapo. Ay, pasok na. Okay ba? Miratrater. Teka. Nasanay ka na rin gumising. Ha? Ay, talaga buhay natin.